So, dito sa bahay, guys, ay nagkasakit kaming lahat. So, ang unang nagkasakit ay yung biyanan kong lalaki. Ang sakit niya, guys, ay hindi ko alam kung ano yung sakit niya kasi sobrang ano siya. Hi! Hey. Welcome to my channel! Alta! So, ito, guys, yung iniinom namin. Ayan, mga sari-saring mga herbal para sa sipon daw, sa ubo daw to. So, ayan, ginawa yan ni Ama. Si Ama lang yung gumagawa niyan kasi hindi ako marunong kung ano yung mga ilalagay. So, yan yung iniinom namin, guys. And tuwing gabi, bago kami matulog. So, may ano siya, guava leaves. So, pinuboil dyan ng matagal, guys, para yung mga sari-saring ano dyan, nilagay ay maluto ng gusto. So, may ginger, may turmeric powder, yun lang nakita ko. Tapos, bawang. So, yung iba, hindi ko na alam kung ano yung mga nilagay ni Ama dyan. So, ayan, guys, yung iniinom namin na gamot. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to another vlog. So, kumusta po kayong na dyan? Sana po ay okay lang kayo. And kami dito guys ay hindi kami okay kasi nagkasakit kami lahat dito sa bahay. And ayan, may ano pa ako, si ubo sipon. So, ayan, mag-ingat po tayong lahat guys kasi sobrang lamig and marami pong nagkakasakit. So, mag-cha tayo. So, dito sa bahay, guys, ay nagkasakit kaming lahat. So, ang unang nagkasakit ay yung biyanan kong lalaki. Ang sakit niya, guys, ay hindi ko alam kung ano yung sakit niya kasi sobrang ano siya eh, yung mahalinghing pa. Ganyan siya eh, pero may ubo at saka sipon lang daw siya, sabi niya. So, ganyan yung pagka-ano niya, yung pagkahalinghing niya, guys, na feeling mo sobrang sakit ng nararamdaman na. Siguro masakit din yung ulo niya. Pero pag tinatanong namin kasi, ang masakit lang sa kanya is may ubo at saka sipon siya. So ayan guys, yun yung una. Tapos yung pangalawa is yung anak ko, si Rachel. Nagkasakit din siya. Si Rachel, ubo sipon. Tapos nung gabi nilagnat siya. So, nung umaga naman, pag-gising niya, wala na siyang lagnat. So, ang natira is ubo at sipon. Tapos, ang sumunod ay yung biyanan kong babae. So, yung biyanan kong babae, guys, ang sakit niya ay sobrang sakit daw ng ulo niya. Tapos, masakit daw yung katawan niya. Yung palang, ano, biyanan kong laki, guys, ay masakit din yung katawan niya. So, sobrang sakit ng katawan nila. Tapos, sobrang sakit ng ulo. Pero, wala silang lagnat, guys, ah. Ganon yung nangyari sa kanila. And pagkatapos niyang mawala yung sakit ng ulo niya, yung kinabukasan naman ako, nung Friday night pa lang guys, ay medyo nafe-feel ko na masama na yung pakiramdam ko. So, uminom na ako ng gamot. Tapos pagising ko ng Saturday ng umaga, ayan na, sobrang sakit dito, sobrang sakit ng ulo ko guys. And then, ang sakit ng aking buong katawan, pero wala akong lagnat guys. Ayun lang, yung as in kahit nakapikit ka, kahit gusto mong matulog ay hindi ka makatulog kasi masakit yung ulo mo, tas yung katawan mo sobrang sakit. So ang ginawa ko guys ay gumising ako ng maaga, uminom ako ng lemon with water. Tapos kung inom ko ng lemon with water ay nag-steam ako. Yan. After ko mag-steam, ininom ko yung gamot na nilalaga nila, yung gamot sa ubo. So, yan yung ipinakita ko sa akin dito sa first video ko. So, ganyan yung iniinom namin. And then, after nun, kumain ako ng kanin. Pinili ko talagang kumain kahit na hindi ko kaya na kumain ng kanin. Kumain talaga ako. Yung may tubig ako dito, taas yung kanin. Tapos, pag sinubo ko yung kanin, ay iinom ako ng tubig. So, ganyan yung ginagawa ko. Para lang malamnan yung tiyan ko kasi kakain ako ng gamot. Iinom ako ng gamot. So, ganyan guys. Tapos, maghapon lang akong nakahiga. So, sobrang hirap.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin kasi as in sunod-sunod kami. So magkasabay kami ng pamangkin ko na nagkasakit. And tapos ang sunod naman yung anak kong panganay. So nagkasakit din siya. So as in buong dito sa bahay namin ay lahat kami ay may sakit, guys. Hanggang ngayon ay may upo-sipon pa rin kami na nararanasan. So ayan, guys, mag-ingat tayong lahat, guys, kasi sobrang lamig and syempre yung virus na kumakalat ngayon, hindi natin alam, baka yun na pala yung sakit natin pero naagapan lang natin, di ba? So ayun, guys, ang naramdaman na pare-pareho kami ng naramdaman, sakit ng ulo, sakit ng katawan, ganyan, pero walang lagnat. So ayun, guys, yung naranasan namin, kaya medyo matamlay kasi puro ubo. Tingnan niyo yung mata ko. Ayun, guys, hanggang ngayon medyo masama pa rin yung pakiramdam ko kasi nga inuupo ako tapos medyo masakit pa rin yung ulo ko, ganyan. So ayan, guys, nangyari sa amin, nagkasakit kaming lahat nang hindi namin alam kasi hindi namin alam kung ano yung sakit namin kasi hindi naman kami nagpa-doktor, guys, and may mga gamot kami dito sa bahay, so yun lang yung iniinom namin na gamot sa trangkaso, ganyan. Mayroon kami mga stock dito sa bahay. So, yun lang yung ininom namin. And then, yun nga yung herbal na mga gamot na iniinom namin. So, yun lang. And, okay naman. Naging okay. Okay na yung benan ko. Tapos, yung babae din, okay na. So, ako, medyo okay. Hindi na masyadong masakit yung ulo ko. And, upo na lang at saka sipon yung nandito sa akin. Yung sakit ng katawan is wala na. So, ayan, guys. Pabaho. And guys, mag-ingat po tayong lahat. Mag-ingat-ingat po tayo. And, mahirap magkasakit, guys, kasi lalo na nito kayo sa ibang bansa, dito sa bahay sa Nepal. So, yung mga gusto mong pagkain na gusto mong kainin ay hindi mo makakain kasi wala nga dito ang available. So, kaya gusto mong kumain ng sabaw. Pero yung sabaw kasi nila dito, guys, ang pinakasabaw nila dito is dal. So, ako, hindi ako mahilig sa mga ganyan na dal. Yung parang, wala kang ganang kumain ay lalo kang mawala ng ganang kumain kasi yan yung ipapakain sa'yo. So, hindi ka guys sa atin sa Pinas na sabaw talaga yung kakainin mo. And dito pala, guys, din sa Nepal is pag may sakit ka, bawal kang kumain ng karne. So, hindi sila nagpapakain ng karne dito sa Nepal pag may sakit ka. So, yan. Hindi ka guys sa atin na pag may sakit ka, ibibigyan ka ng chicken soup, di ba? So, basta mga sabaw-sabaw, isda, sabaw ng manok, sabaw ng baka, ganyan. So, dito sa Nepal, guys, pag may sakit ka, hindi ka pakakainin ng karne. Ang papakain lang sa'yo ay puro dal. Dal na nakakaumay. So, ayan, guys. So, hindi ko alam. Kumakain ako, pero dal. Yun nga lang, dal at saka rice. Para lang malamnan yung chan ko and makainom lang ako ng gamot. So, yan lang, guys, yung update sa amin. Nagkasakit kaming lahat dito sa bahay and buti na lang nagkasakit ako, guys, sa third day kasi may online class yung mga bata ng Sunday. So, wala magkaasikaso sa kanila kasi yung biyanan ko is may sakit din siya. So, maghapon lang siyang natutulog. And, syempre, ako yung nandito sa bahay. Ako yung gagawa lahat ng mga trabaho sa bahay kasi yung hipag ko naman, guys, ay numuwi siya sa village kasi yung isa niyang katrabaho ay nagpositibo sa virus. So, kailangan niya mag-quarantine. Umuwi muna siya dun sa village para dun siya mag-quarantine. So, ayun kami yung nandito and walang gagawa talaga, guys, kung hindi ako gumaling agad. So, ayan. So, ayan lang, guys, napahaba na yung kwento and hindi ko na makain yung biskut natin. And, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat and sa pag-support sa aking channel. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat, guys. Mag-ingat po tayo. And yun lamang po. And thank you for watching. Bye-bye. God bless us all.